What's up guys? Good morning, good morning, good morning. Kamusta kayong lahat? So today magre-review ulit tayo ng motor at ang motor na nasa atin ngayon ay ang PCX 160. Ayan. So nabigyan tayo ng chance para ma-review natin ang motor nito for today. So samahan niyo ako review nito. Mag-intro video muna tayo. So ayan guys, nasa harap natin ngayon ang PCX 160 2021. So nirelease ito last May of this year. So that's 5 months ago. So I'm sure marami na nakapag-review nito. So ang ganda talaga nito, itong emblem na to, gold. So ang nasa harap natin is yung pearl white guys. At ito yung ABS version guys. And also, PCX stands for Personal Comfortable Experience pala. Nalaman ko lang siya sa internet. So, ayan. So, aside sa pearl white, guys, meron tayong metallic black na variant nito. So, ipo tayo sa kanya. Huwag naman sana umulan, nandito tayo sa labas. At since ito yung ABS version, guys, ang ABS version nito is naghahalagang 133,900 pesos. Yung CBS naman niya, which is yung combi brake system niya, yun ay 115,900 pesos. Alright. So, tara, mag-start tayo sa engine. So guys, ito yung engine niya. Ang engine niya ay 157cc, fuel injected na siya. 4 stroke and 4 valves. Yun ang kaibahan nyo ngayon compared dun sa naon ng PCX 150, which is 2 valves lang. And liquid cooled na rin siya. Single overhead cam na merong automatic CVT transmission. And horsepower nito is around 15.8 at 8,500 RPM. And meron siyang torque na 15 Nm at 6,500 RPM. Okay. So, since napag-usapan natin yung engine, parinig ko sa inyo yung engine niya, pati yung stock pipe.
guys, dito naman tayo sa gulong sa harap. Ang rim size nito is 14 inch. Ang tire size is 110 by 70, tubeless na to, and with 120mm single disc brake with ABS. And for the front suspension, we have 31mm telescopic front suspension sa harap. Ayan. And then pataas, dito naman tayo sa kanyang LED. Full LED headlight na siya, guys. So kung mapapansin nyo, mula dito, ayan, paikot, hanggang dito, ilaw yan. Meron yan daytime running light and hazard light. So yan, guys, yung bukas niyang headlight. Lahat ng ilaw niya binuksan ko, pati yung hazard light. Ganyan lang talaga yung kuha niya sa video, pero hindi ganyan yan. Kuha lang yan dito sa mismong video, pero hindi ganyan talaga. Hindi talaga yan nagpo-flick. Ganun lang talaga yan. Ewan ko kung ba't ganito kuha sa video. Alright. So punta naman tayo sa rear tire. And for the rear wheel, ang size niyan is 13 inch. And merong size na 130 by 70 na tire. Tubeless din, guys. And single disc brake din siya, kung makikita nyo dito. Ayun, single disc brake din siya. And wala tong ABS. The suspension nito is dual shock rear suspension. Makikita nyo naman, ayan o, dalawa. And for the tail light, ayan, full LED na siya, integrated. Ayan siya. So, pakita ko sa inyo yung ilaw niyan. So guys, ayan yung integrated tail light niya. Full LED na siya. Ganyan yung itsura niya pag naka-hazard. Ayan, guys. So, punta naman tayo dito sa upuan. Medyo nadumihan ko na nung umupo ako kanina dito. Ang upuan niya malambot eh. Parang sofa. Ayan o. Parang sofa siya. Tapos may dito may pagka-leather. Ayan. So, mamaya ma-check natin kung malambot ba ito. Pero maganda yung pagkakagawa. I'm not sure kung ito madali siyang mapunit, pero pwede naman siguro itong palitan kung gusto. Malambot siya, guys. And meron yung seat storage siya ilalim, which is 30 liters. Kasya daw ang isang full face helmet. Open natin. So the way you open this is ito, pipindutin nyo muna ito. Ayan, tapos ilalagay nyo lang sa seat. Ayan. Tapos, ito, pindutin na lang natin to. Ayun, bukas na. Ayan siya, guys. Yun. Ayan siya, guys. Oh. So, 30 liters yan, guys. Pero, I'm sure, ito na ang size ng helmet na pwedeng lagyan eh. Ayan. So, maganda dito sa upuan niya, guys. Ayan, oh. Meron siyang stopper doon para hindi siya babagsak. So, ayan siya. So, may lagay ng tools. Tapos, ano pa bang pwedeng ilagay dito? Not sure kung pwedeng paglagyan dyan ng something. And I'm not sure kung pwede itong lagyan ng bracket. Ah. Siguro pwede dito. Hindi naman kasi pwede dito sa ilalim. So, I'm guessing dito pwedeng lagyan ng bracket yan. Para for the top box. So, close na natin itong upuan. Nice. So after all sa upuan, ang pag-uusapan naman natin is yung bigat nito. Ang total weight nito is 131 kilograms. And ang seat height niya is 764 millimeter. So mababa lang ang seat height nito, very manageable. So makikita nyo dyan sa screen, I'm 5'8 and a half. Okay naman yung pagkakaupo ko. So I'm guessing around the 5'4 yata or 5'5 kayang i-maneuver tong motor na to. So guys, dito naman tayo sa fuel tank capacity. Ito ay merong 8 liters fuel tank capacity. Ang average niya is 45 km per liter. And ganito siya binubuksan, guys. So pindutin niyo muna siya. Yan, pag umilaw, lalagay niyo siya sa seat or fuel. And then pindutin niyo tong fuel. So
hindi na daw siya nagpapasabi nung may-ari, pero ayan siya. Ayan. So, ang kagandahan nito, may pag nagpapagasolina ka, pag tinanggal mo to, may lagayin siya dito. Hindi na natin siya patanggalin. So, ang cool, di ba? Nice. Dito pala sa left, mayroon tayong console box which is 1.7 liters. Ipupush nyo lang siya dito. Ayan siya, oh. Oh, ah, pwede dito ang cellphone. At sa loob niyan, merong, eto. Meron niyang USB charging port. Aha. Ayos na ayos to pag gusto nyo mag-charge ng inyong mga cellphone. Ayan. Diba? Nice. So, dito tayo sa handlebar, guys. Sa handlebar, dito sa kaliwa, meron tayong low beam, high beam. And then yung turn signal indicators niya. And yung busina. Parinig ko sa inyo yung busina. Ayan, yun yung busina niya. So, dito naman sa right handlebar, nandito yung idling stop niya, on and off. And then yung hazard switch. And yung electric starter niya. Ayan, ganda ng handlebar, guys, di ba? Chrome eh. Chrome finish eh. Panalo siya. So, hindi ko pala na-explain, guys. Keyless pala siya. Nasa akin yung susi niya. So, pag i-start nyo siya, pipindot din nyo lang siya. Hintayin nyo siya mag-blue. Yan, blue yata yan. Tapos lalagay nyo lang siya dito sa I. Tapos yan, magpa-power na siya dito. Yan. Tapos, pipindotin nyo lang yung left na brake. And then, itong starter switch. Ayun. Yan, start na siya. Natin yung hazard. Yan yung hazard niya. Galing, no? So, patayin na natin yung engine. Ayan. So, I'm not sure kung nakikita nyo sa dash, no? So, dito sa dash, makikita nyo yung information. Nandiyan dyan yung speedometer, and then fuel indicator, average, total odometer, tapos yung time. And then dito, nandiyan yung traction control, ABS. And then dito naman, nandito yung headlight indicator, yung battery indicator, check engine, tapos yung temperature niya. So, dito, napapago yan eh. Pag pinindot ko itong select na yan. Ayan, trip 1. Honda Selectable Traction Control. Ayan, tapos total odometer. Tatlo lang pala siya. Ayan. Alright, so yun na siya, guys. Alright, guys. So, tapos na natin reviewin yung specs nito. So, mag-test ride na tayo. Yush! Grabe, katanghali ang tapat talaga itong test ride natin eh, no? Yush! Ah, grabe! Parang dulas na upuan na. Check natin. Ang grabe! Ang tahimik ng engine, guys. So, let's go. So, bago tayo mag-go, describe muna itong seating position ko. Napaka neutral niya. Ang lambot ng upuan. So, tara. Wow. Brake. Ayos ah. So, throttle response, ayos. Rear brake, try natin. Okay. Suspension, ganun, parang hindi maganda suspension sa likod ah. Front brake, okay. Isa pa, acceleration, okay. Front brake, okay. Smooth yung front brake ah. Take note, guys, yun yung may ABS.
Yung likod, wala. Okay, hindi ko gusto yung suspension sa likod. Okay. So, test natin sa bypass. Grabe yung ilaw, oh. Para kang nasa Enterprise, eh. Okay. Aba, okay to, matak ah. Sa bagay, 157cc. Parang yung motor ko lang din. Ayusin natin yung side mirror. Side mirror niya, naliliitan ako. Siguro mayroong aftermarket niya. Ayan. Lubak ay lubak. Oh, hindi talaga maganda yung likod na suspension. Okay, aba, pwedeng i-banking ah. Okay. So, yung suspension niya, yung nasa likod, hindi maganda para sa akin. Pero yung harap, okay siya. Engine performance. Okay siya humatak. And nakalimutan ko, since nakaupo na tayo, okay yung footboard, oh. Leg room, okay pa naman. Kung nakikita nyo, hindi naman tumatama yung legs ko. Although meron pang space dito, yung handlebar, yung position ng handlebar, hindi siya ganong kalayo sa akin, eh. Relax yung riding position mo dito. Ayos, pataas yun, ha? Oh, hindi siya hirap. So, okay yung engine performance nito, ha? Oh, ha? Nice. Hindi naman siya mabibrate. Agility. Nice. Okay. Pwedeng i-banking-banking. Ayos ito. Para lang ako nakaupo sa sofa, eh. Okay. Ayos ang brake niya pag sabay ginagamit, guys. Dito patas ulit tayo. Ang cute ng busina, eh. Nagustuhan ko dito. Yung size ng busina, yung button ng busina. Ang laki. Hindi siya mahirap kapain. Ang hindi ko lang nagustuhan dito, walang passing light, yun lang. Kasi pag gusto mong mauna, eh. Diba? Ayos. Parang nauhaw ako bigla. Parang gusto ko magkape. Grabe, ang sarap nito ipang long ride, malamang. Nice. Pata ulit tayo. Mabibrate yung handlebar ko. Around 80 na yung auto na yung takbo niya. Ayun, dito tayo sa main highway.
yung gaan niya. Mukha lang siyang mabigat pero ang gaan niya ay dalhin-dalhin eh, oh. Oh. Yung brakes niya responsive. Yung tulad nun. Mauuna siya, gusto ko mag, ano, kaya lang wala palang passing light. So, ang mangyayari, bubusina ka. Uy, may pusang tumawid oh. Buti na lang. Wala masyadong sasakyan. So, tinataw lang natin siya kanina pero hindi natin siya pwedeng i-top seat feed. Hindi naman sa atin pa guys eh. So, around the 90 lang yung hataw natin kanina. 90 ba? So, yung ergonomics niya, superb. Super, superb. Kasi yung seating position mo, napaka-relax eh. Para ka talaga. Oh? Mga SPG. Handling niya, panalo din. Iba kasi talaga pag mga Japanese brands na bikes eh. Tulad ng Yamaha ko. Ito Honda o. Diba? Performance niya, oo may power siya. 150cc eh. Oo. Brakes niya, oo. Ayos din. Kaso, nahihinaan ako dun sa brake niya din sa likod eh. Mas okay kung sabay siya gagamitin yung brake. Ay, hindi ako makapag-passing light. Bago ako eh. Ganda talaga ng dash oh. Para kang nasa spaceship ng Enterprise. Pati yung ilaw ng turning, yung turning signal indicator niya, ang laki. Lakas eh. Ang laki. Kaya pag nag-hazard ka ako, oh. Ayun oh. Kitang kita eh. Maintenance nito I guess okay naman. Hindi kayo mahihirapan pati sa mga parts nito since Honda ito eh. Eh ang itatakbo pa lang nito is ano yun, ayun, 3,000 for 2 months ah. So far wala pa naman daw nagiging issue yung may-ari nito. So engine performance check, ergonomics, riding comfort check, brakes, medyo-medyo, suspension, yun nga, sabi ko kanina, hindi maganda yung suspension sa likuran, ayun na, lubok na naman ako. Yung mostly bounce niya pag nalulubok ako is dito sa may likuran eh. Dito sa harap, hindi masyadong mabounce eh, pag nalulubok. Ayun, tuloy nito oh. Nice. Agility niya, pati handling pa okay din. Take note guys ha, aside sa ABS may traction control din ito. And hindi natin nagamit yung idling stop. Namamatay daw ng kusa yung engine kapag nasa traffic ha.
Tapos pag i-turn on mo, ulo mo ulit, i-twist mo lang yung throttle. Which is nakakatulong daw yun sa fuel economy ng scooter na to. Nice, di ba? Daming features nito. Keyless pa siya. San ka pa? And ito, nagustuhan ko din to, tong handlebar na to. Chrome finish, oh. Parang sa NMAX, hindi yata ganito yung handlebar niya. So, pabalik na tayo, guys. Ito lang naman ang aking simple review sa motor na ito. Shout out sa kay Roy Luna na nagpahiram sa atin ng motor na ito. And also sa kapatid niya si Ronel Luna. Yun ang ka-office mate ko before sa Capital One. And actually nahihiya akong hiramin tong motor today. Kasi kanina ko lang nalaman birthday pala lang ni Roy. So shout out kay Roy. Happy happy birthday sa'yo. I wish you more birthdays to come. Sabi ko, bibilisan ko yung pagre-review ng motor niya. Baka kasi gamitin niya eh. Sabi niya, okay lang naman daw. Mayang paggabi pa naman daw yung, ano niya. Yung lakad niya. So, ayun na nga guys. Nag-enjoy ako sa motor na to ah. Sa scooter na to. Parang gusto ko tuloy. Kasi napaka-relax nito. Sarap nito pang long ride. Alright, so final verdict, maganda tong motor na to. Siyempre, ano pa bang i-expect nyo sa Honda? Honda ito. So, kayo na bahala kung yung ABS version or yung CBS ang kukuhanin nyo. Wala naman kayong talo dito. Maganda pa ng performance nito. Panalo pa sa features, diba? So again, shout out kay Roy Luna at kay Ronel Luna. Maraming salamat. And kung tinapos nyo itong video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And hit mo yung notification bell para update kayo sa mga videos na ipopost ko, okay? Alright guys, so nandito na tayo sa bahay. So stay safe sa ating lahat and ride safe sa ating mga motorista. God bless guys and enjoy the rest of your day. Bye! Ganda talaga oh.